naririnig pa rin tayo na medyo may mga iilan na matapang na empleyado pag nakita na makulit yung mga lumalapit sa kanila. Magandang araw. Bilang na ang araw ng mga nasa DSWD at iba pang ahensya ng gobyerno na mapang-abuso na tila nakalimutan na nila na pera ng taong bayan ang pinangsusweldo sa kanila. Taong bayan na kanilang kinaiinisan tuwing sila ay lalapitan. Bago natin simulan, kung bago ka lang sa aking channel, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago nating upload na kung saan ikaw ay may pakialam. Tila nakalimutan na yata ng ilang kawaninang DSWD na ang maglingkod sa bayan ang kanilang tungkuling sinumpaan. Ngunit nagagalit pa ang ilan sa kanila sa tuwing sila ay lalapitan ng mga mahihirap. Pinaalala ni upcoming DSWD Secretary Erwin Tulfo na kaya nabuo ang DSWD dahil marami tayong mamamayang naghihirap. Aniya, kung lahat tayo ay may kaya, middle class, o mayaman na, ay maaaring buwagin na ang DSWD. At kahit anong pinakita ni Erwin Tulfo sa bayan, sa dami ng kanilang nagawa, wala pa man sila sa gobyerno, ay tila may nagko-question pa rin sa kanilang kakayahan. Although hindi sila nakaligtas sa samosaring issue, ang Tulfo Brothers, mas marami pa rin silang natulungan. Kaso, ang realidad at mentalidad ng marami sa ating mga Pilipino, gumawa ka man ng maraming kabutihan sa ating kapwa, pag minsan kang nagkamali, ay mali mo lang ang kanilang mapupuna. Tungkol naman sa porpis, nasakop ng Department of Social, Welfare and Development, dapat na bang itigil ito? Ano-ano ang mga dapat ayusin sa ahensya ng DSWD? Makiisa, makinig, magkomento sa talakayang ito na lahat tayo ay may pakialam. Ito po yung balita, mga kaibigan. Punta natin yan. Ito po ay ang balita ng News 5 kanina. Ang sabi, amid criticisms, Tulfo to prioritize elderly PWDs as DSWD chief. Yun po ang sinabi niya ng balita ng News 5. Yan. Sino po ang bumabatikos kay Erwin Tulfo? Isa pong grupo na nagngangalang Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Yan. So, yun po yung ito yung nag-comment. Advocacy group. Isang advocacy group. Itong Coalition Against Trafficking in Women. Although, ito po yung website nila. Ayan. Mukhang legit naman. Mukhang hindi ito yung katulad nila CPP. Na ibang grupo na CPP-NPA. Mukhang ano to. Mukhang legit naman sila. So, I don't know. I am not yet sure. Although, ayan yung mga members nila. At meron silang grupo dito sa Asia Pacific. Asa na yun? Asa na yun? Sa Asia Pacific. Ayan o. Ang trabaho nila, bilang advocacy group, ang trabaho nila is lobbying. Ayan. Lobbying on women's and human rights. Women's rights and human rights. So, yun, mga kaibigan, ang kanilang trabaho. Located sila sa New York. At meron sila ditong office sa Asia Pacific. So, ang nag-comment po, pero walang informasyon. Walang informasyon doon sa Asia Pacific. Bakit ganun? Bakit ganun? Wait lang. Akala ko ba? Akala ko, ang nagbumatikos kay Erwin Tulfo is yung Asia Pacific na parte ng opisina. Bakit walang informasyon dito sa Asia Pacific? Ba't kaya? So weird. That's so weird. But anyway, ito pong sinabi ni Jean Enriquez, ED, Executive Director ng Coalition Against Trafficking in Women Asia Pacific. Ang sabi,
Appointment should have been based on merits and not patronage. Ayun, ito rin yung binabati ko sa kanya ngayon. Dapat daw hindi dahil sa kung sino ang kilala, kung hindi sa kung ano ang kakayanan. Yun ang sinabi. Merits, hindi patronage. But again, then again, paano ka nakasiguro na yan ay base sa pagkakakilanlan at hindi sa kakayahan? Eh matagal nang tumutulong yung mga tulfo na yan, dati pa. Hindi, wala pa sila sa politika, tumutulong na sila. Diba? Alam naman natin lahat yan. Yung Bitag, ano ba ba, yung kay Raffy Tulfo, yung kanyang radio show, tsaka YouTube channel, si Erwin Tulfo, ganyan din. Marami na silang tinutulungan, although they're not perfect, marami din silang issues. Pero, they have always been involved in some form of social work and social justice. Ibig sabihin, mga kaibigan, kahit na ganun ang kanilang posisyon, eh tumutulong po ang magkakapatid na to sa... tumutulong sila to different people, especially women. Ang sabi po nung Jean Enriquez, Mr. Marcos insults us! Ayan. Iniinsulto kami ni Marcos! Insults us all development workers. Wow. Talaga? Nainsulto kayo dun? Especially those who have been working for the rights and welfare of women and children. By naming a man as DSWD secretary who has no known background on gender-responsive, rights-based, and survivor-centered approaches, sabi ni Enriquez. Ito po yung ibig kong sabihin, mga kaibigan, ng mga taong naghahanap ng mga technical na kaalaman para sa isang trabaho na hindi naman kailangan ng pagiging technical. Unang-una, ano ngayon kung lalaki? Marami akong kilalang development worker na lalaki. Akalaan nyo lang. Marami akong kilalang development worker na lalaki. Social worker na lalaki. Marami akong kilalang ganyan. At malamang sa DSWD, marami rin ganyan. So, anong gusto natin gawin kapag social work, kapag education, kapag ganito, kailangan babae? Paano kung mag-appoint si President Marcos ng babaeng DND? Babaeng secretary sa DND? Anong sasabihin nyo? Wow! That is so progressive! Isang babae ang humahawak ng Department of National Defense. Oh, diba? Napaka-progresibo. Pero kapag lalaki ang humawak ng isang role na traditionally ay hinahawakan ng isang babae, sasabihin nyo, bakit ka naglagay ng lalaki dyan? Bakit? Babae lang ba may kakayahan maging development worker at maging social worker? Hindi. Hindi. Who has no known background on gender-responsive, rights-based, and survivor-centered approaches. Ito yung ibig ko sabihin ng mga technical na bagay, mga kaibigan. Kasi sa mundo po ng social work, meron po mga teorya at mga proseso. Well, most of them are theories na mga models, yan, tawag na dyan models of intervention. Iba't ibang paraan kung paano mo matutulungan ang isang tao. Models of intervention. Bueno ngayon? Ano ngayon kung walang known background on rights-based, gender-responsive, and survivor-centered approaches? Mga kaibigan, itong mga bagay na yan, natututunan yan sa eskwelahan. Isang SEM lang yan. Isang SEM lang yan sa eskwelahan. Maniwala kayo sa akin. Isang SEM lang yan sa grad school. Maniwala kayo sa akin. Totoo. Pag pinag-aralan nyo yan sa grad school, isang semester lang yan. It's not an issue actually. Hindi issue yan. Dapat.
So, di ko alam kung bakit nagiging issue to, pero unti-unti na naglalabas ng programa. Or hindi naman programa, pero mga plano niya sa DSWD itong si Erwin Tulfo. Pakinggan natin itong interview niya kanina sa News 5. Yan, pakinggan natin. Tagal. Oh no. Refresh tayo dyan, refresh. Yun. Ulit, refresh. All right, what are your plans and priorities once you are DSWD Secretary? I know it's a little early in the game to be discussing this, but has the incoming president relayed to you some of his own plans for the Social Welfare Department? Well, actually, people have been hearing what he has been saying, and he promised, BBM promised that even during the campaign that the priority will be pandemic recovery. So we're part of that. But at the same time, we will follow the programs right now of the outgoing administration. There are programs that have already been started, and we will just follow that and probably add some more, Sean. Wow. Kamusta naman yung accent? Parang ang bias nitong ano right, na to. Ah. What are your plans and priorities? Wait. Parang kulang ko lang ah. Ayan. Ito baka dito mas maisama. Ayan. Meron ka bang nakikita na pagtutuunan mo agad-agad ng pansin sa departamentong ito kapag kayo naupo na? Ang laging problema, Jovi, is like yung mga kababayan natin, lalo na yung mga elderly na mga walang natatanggap na pension. Marami tayong ganun na nung kabataan nila, mga tindera sila pero hindi sila nakapag-contribute sa SS or other related jobs, mga labandera sila nung younger years nila. Ganun din yung mga PWDs. Alam mo ba na yung meron silang binibigay ang DSWD para sa kanila, yung mga hindi tumatanggap ng pension from the government? So, meron silang 500 pesos. I think ito yung una kong sisilipin because 500 pesos is wala nang mararating ang 500 pesos na binibigay ng gobyerno na ayuda right para sa kanila. Ang ginagawa ng gobyerno ay para medyo malaki-laki, every 3 months pinapadala sa kanila, so it's 1.5. Pero kung titignan mo, walang magbibili, Joby. So yeah, ito nga yung una kong aasikasuhin pag nagkaroon ng budget hearing. I will ask Congress na kung pwede, baka pwedeng taasan itong 500 ay pinamimigay sa mga senior citizens natin na PWDs. Gawin siguro 1,000 or 1,500 kahit papano para makabili ng bigas. Because 500, hindi ka na makabili ng kalahating sakong bigas, Joby. Let alone, kailangan nila ng mga maintenance medicines. Ito yung araw-araw na inilalapit nila, idinudulog nila sa amin sa ACCIS, yung problema sa Erwin Tulfo Action Center na pare-pareho. Eh kami naman, limited yung aming resources. Pero kahit papano, dinadagdagan namin, Sir Joby, bibigay kami ng 1,000 or 1,500 sa mga senior citizens, mga PWDs. Mm-hmm. Sec, nitong nakaraang pandemic, nito mga nakaraang taon, very in demand ang trabaho sa DSWD dahil nga nagkaroon ng pandemya. So, ang daming trabaho, pamimigay ng ayuda, ng mga subsidies sa mga beneficiaries. So far, ano yung naging observation mo dito, assessment mo dito? Ano yung mga points na kailangan na i-improve base doon sa mga nakita mo? Well, naging napulaan ng DSWD na mabagal, me and you know na naging mabagal nga talaga, inabot ng ilang araw, linggo, yung iba hindi nakarating yung ayuda. Pero na-adjust yan ni Secretary Bautista, in fairness to him, ang ginawa nila. Kasi lahat naman yata, Maricel, ay nahirapan kahit sa ang parte ng mundo, yung mga agencies na giving aid to their constituents and their people. Kasi first time na magkaroon na tumama sa buong mundo yung ganitong pandemya, nahirapan sila, hindi nila alam kung gagawin yung mga red tape, yung kung ano saan, paano ipadaan. Primero sabi nila, DSWD nila, tapos sa sunod sasabi nila, hindi, mga tiga DILG lang, tutulungan ng mga polis. Finally, yung second tranche na, kung maalala niyo, I think last year, yung last na lockdown,
Nakagawa na sila ng paraan. Medyo mabilis na yon. It just took like about 2 days or 3 days sa DSWD kasi ibinaba na nila sa LGU na may kasamang mga ikang tiga DSWD. So, na-pinpoint agad na, okay, ito, yung ginamit nilang listahan niya, as far as I know, na yung sa 4-piece, tagatapos yung mga nasa tupad, yun ang pinagbasihan nila. Kung wala ka doon, then meron yung barangay officials to who will certify na, oh, ito, walang trabaho, oh, ito, ganito. So, mas mabilis. It only took like about 2 or 3 days bago na ibaba yung ayuda, itong last na lockdown natin. Nako, yan na, nasabi na nga ni Erwin, ano, yung listahan, yung database ng DSWD na sinasabi, basihan nga po, yung hindi pa masadong current, yung basihan. Yeah. Ano. So, I think isa sa maging major na trabaho rin kay Erwin yun, if ever, na kailangan i-update yung listahan na yun para talagang yung beneficiaries, yung talagang nangangailangan. No? Oh, oh. No, Mase? Oo. Oh, oh. Ay, oo, oh, oh, isa yan sa mga napunan nung nakaraan, yes, na parang mga nagre-reklamo, ba't hindi sila kasama? Bakit pinrioritize yung iba? Parang palakasan daw sa barangay. No? Pero, in fairness, Maricel and Joby, marami rin namang nagawa ang DSWD, yeah, under President Duterte, under Secretary Bautista. Kailangan lang siguro dagdagan pa. Marami na sila. Kagaya yung pinaunahan ni Secretary Senator Bongo, itong Malasakit, magandang programa yon, yung pag indigent ka, wala ka pang bayad sa ospital, pumapasok dyan yung DSWD, DOH, at iba't ibang ahensya. So, ipagpapatuloyan natin para yung mga kababayan natin na mga walang pambayad, pagpagamot, tutulungan ng DSWD. Siyempre, kasama natin ang DOH dyan, PCSO, PAGCOR, yung sinasabi, Malasakit, Senator Bongo, itutuloy natin yan. And then, nariyan, marami namang programs, Joby and Maricel, para sa mga mahihirap, pero pa tinatawag na assistance for indigent in crisis situation. Wow. Yung mga mahihirap, yung mga estudyante, kasi estudyante pwede pala. Yung hindi makauwi sa kanilang probinsya, pwede pamasahian ng DSWD, kasama yan. Yung mga kailangan ng pangkabuhayan, kasama rin yan. So, lahat ng ito, Joby, re-reviewin natin at ibababa natin lahat ng pondo ng DSWD sa mga taong ito. Because kaya nga nandiyan yung DSWD para sa mga mahirap. And of course, siguro, though professionals ang mga taga-DSWD, pero may mga naririnig pa rin tayo na medyo may mga iilan na matapang, na empleyado, pag nakita na makulit yung mga lumalapit sa kanila, I will just remind them na our existence is because of these people, itong mga mahihirap, itong mga nangangailangan, the elderly, kaya tayo nandito. Otherwise, kung wala tayong mahirap, wala tayong lahat mayaman or middle class, buwagin na lang natin itong departamento na ito. Nakikita ko gate ang pinapakita, Erwin, so yung gate na yun, manatiling bukas na bukas, ano? I promise you, Joby and Maricel, hindi lang dito sa Metro Manila kundi sa lahat ng regions and provinces, I will pag nakaupo tayo awa ng Diyos by July, I will give an instruction na bubuksan yung gate at papasukin yung mga tao pagkailangan ng tulong, yung mga nagugutom, medical assistance, papasukin at kausapin. Hindi, magtatayo ako ng hotline ko, yung Facebook page ko, na pwede sila magsikreklamo doon na ako'y pinagalitan, ako'y hindi binigyan ng tulong. Magiging open tayo, Joby. Yeah. Yun. So, alam naman pala niya, no, Sir Erwin yung ginagawa niya, Diba? Sabi ko nga sa inyo, mga kaibigan, iba itong ang gusto nilang mangyari. Ito, gender responsive, rights based and survivor centered approaches. Iba 'yan, technical 'yan. Wala kaming pake sa technical na alam niyo. Ang pake namin, ano ang maibibigay niyo sa taong bayan. Wala kaming pake dito sa mga approach, models, theory. Wala kaming pakialam diyan. Ang pake namin, paano kayo makakatulong sa bansa? Yun ang pake namin. Kaya hindi ko naiintindihan kung bakit ganyan. Pero, syempre, meron pang ibang mamumamatikos tulad ni Teddy Bagilat. Ayan si Teddy Bagilat. Sabi, sa bagay, there will be a new mandate for DSWD. Kapag merong katiwalian sa gobyerno, isumbong mo kay Tulfo. Department of Sumbong, walang duda. Yan. Kasi nga daw, di ba, mabubukas daw ng
ng transparency portal para daw kapag may nagkaroon ng issues, eh pwede kang lumapit direkta sa secretary ng DOH. Ah, DOH, DSWD. Siyempre, dahil nagpapapansin, nagpapapansin ang lolo nyo dahil natalo sa eleksyon at ang mga dilaw ngayon, eh kailangan medyo aggressive sila ng konti, eh di nandyan ngayon si Teddy Bagilat. Isumbong daw kay Tulpo. At least may pinagsusumbungan. Eh nung panahon ni Dinky Soliman, nung panahon ni Panot, Dinky Soliman, nung siya yung DSWD secretary, ilang kilong bigas ang napanis sa warehouse. Ilang lata ng, ilan ba yun? Corned beef ba yun? Tsaka mga spam at kung ano-ano pa ang nag-expire sa warehouse. Nung panahon yun ng Yolanda, mga kaibigan, ha? Diba, inuod na nga sa warehouse yung mga ano, yung mga bigas na dapat ipapamigay sa Yolanda? Dinky Soliman, mga kaibigan. DSWD secretary nung panahon ni Panot Aquino, anong nagawa? Wala, diba? At least meron kang Department of Sumbong. Diba? At yung sumbong mo, may aksyon. Tawa ng Diyos, kinuha na siya ni Lord, si Dinky Soliman. Excuse me. Diba, ano, this year lang yata, parang ano, diba, parang sumakabilang buhay na rin, God rest her soul, si Dinky Soliman. At least siya. At least itong si Erwin Tulfo, may meron na siyang plano na maayos. Eh, ikaw, Teddy Bagilat, ano na na-contribute mo? Wala pa, di ba? Out of the blue, bigla kang kumandidatong senador under the pink banner. Ano pa raw ang pinapagawa ni President Bongbong Marcos para kay DSWD Secretary Erwin Tulfo? Okay, maigli lang naman to. Ang sabi niya, gusto raw ni President Bongbong Marcos i-digitize ang pagbibigay ng ayuda. So most probably, this will be through mga GCash, ganyan-ganyan. At the same time, linisin ang listahan ng DSWD ng mga hindi na kinakailangan na nandyan dapat alisin na. Eh, siguro ito yung listahan ng 4Ps. Actually, wala namang problema sa 4Ps, pero ako hindi ako pabor sa 4Ps. Hindi po ako pabor dyan. Although, hindi ho yan masama at pwede pa rin naman niya ituloy. Kaso nga lang, ang problema, hindi ho natin alam kung nagagamit ba ng tama yung binibigay na ayuda sa 4Ps. Also, marami po sa mga nasa listahan ng 4Ps ay hindi 4Ps. Alam niyo po ba yun? Sa barangay lang namin. Sa barangay lang namin, naglabasan yung mga empleyado ng call center na 4Ps pala, hindi ko alam. Nakakatawa na lang eh. Teka, 50 mil ang sakot mo buwan-buwan ha? Ba't ka kumukuha para sa 4Ps? Ah, hindi. Ibang klase. Ibang level. Diba? Kailangan linisin talaga yan. Marami nang hindi deserve na mag 4Ps. Marami nang hindi deserve na mag 4Ps sa Pilipinas. Sayang yung pera. Imagine, call center employee na siya. Kasi ito kasi nangyari naman sa kanila. Nung bata sila, deserve nila mag 4Ps. Kasi talagang mahirap talaga. Eh, nakatapos na. Nung nakatapos, siyempre, mga scholarship, nakatapos na, may maayos ng trabaho, parang kineri over sa kanila yung 4Ps. So, diba? Na-carry over sa kanila yung 4P. So ngayon siya yung 4P.
parang in-apply yata niya, pinakita niya yung mga upa-upa ng kung I don't know, hindi ko paano niya ginawa. Basta 4-piece siya. 50 milang sahod, 4-piece. Sabi ko, ang galing ko rin naman. Sayang ang taxes ko. Ay, nako. Sabi ni Neil Villagrasa, di naman 4-piece yan, coach, kundi putres. Alam niyo, hindi ko talaga masama yung 4-piece kasi marami talaga hikaho sa Pilipinas. Kasi sabi ni Cold Winter dyan, di naman masama yung 4-piece. Wala talagang masama dyan. Kaso, ang problema kasi dyan, dahil hindi updated ang listahan, yung mga hindi na deserve pumasok sa 4-piece, nakakuha pa. Nakakuha pa sila. So, dapat talaga linisin na siya. Although, mga kaibigan, na naglabas ng statement si Sir Erwin Tulfo. Bigyan nyo akong 6 months to 1 year. Sabi niya. Bigyan nyo akong 6 months to 1 year. Sabi ni Sir Erwin Tulfo. Linisin natin yung DSWD. Anong sabi niya? It's a challenge. It's really a challenge. Pero kaya kong patunayan na I can do something about it because I have been in this work for the past several years. Totoo naman yan. Totoo yan, mga kaibigan. Ang tagal na nilang nasa public service. I mean, wala pa sila sa gobyerno, itong Tulfo Brothers. Hindi ko lang alam kay Mon. Hindi ko alam kay Mon Tulfo. Pero sigurado ako, si Rafi Tulfo, si Erwin Tulfo, si Ben Tulfo, nasa public service na sila. Si Ben Tulfo, medyo bargas-bargas lang talaga. Kasi na parang nasa public order siya eh. Nasa peace and order side itong si Ben Tulfo. Kaya medyo maangas talaga siya eh. So ganun lang, diskarte. Hindi sila social worker per se. Hindi sila development worker per se. Pero, yung trabaho na ginagawa ng isang development worker, social worker, para sa mga mahihirap at hikahos natin mga kababayan, eh nagagawa na rin nila. Wala pa sila sa gobyerno. So, why not? Ang sabi, ang hingi ko lang doon sa mga nagdududa, sa mga nababasa ko kahapon pa na, bakit iyan? Marami namang iba dyan. Broadcaster yan, walang alam. Yun. Ang sasakit magsalita na doon mga mga kampink. Binigay lang sa kanya bilang pasasalamat, no? Sabi. May ganun talaga. Ang sasabihin ko lang sa lahat ng nanonood, please give me 6 months to 1 year to deliver. Pag hindi ako naka-deliver, hindi ko naibigay o hindi ko natupad yung mga sinabi ko na ayuda in less than 24 hours after calamity, then I will step down. Uy, mas matindi to yung gagawin ni Ben Tulfo. Within 24 hours after calamity, dapat meron ng ayuda. Matindi yun, ha? Matindi yun. Ang daming bureaucratic red tape ang sisirain mo dyan. Kasi, yun naman talaga dapat eh. Yun ang kasama sa trabaho ng DSWD bilang first responders. Risopin ang patumpik-tumpik. Lang ya. Si Lenny nga nakakapunta kung saan-saan eh. Pagkatapos sa pagkatapos ng bagyo, nandoon na siya on the ground with photographers and cameramen and lightsmen and media. Siya nga mag-isa, kaya niyang gawin eh. How much more kapag meron kang departamento? Diyos ko. Diba? So, bigyan daw siya ng 6 months to 1 year. Correct, pero walang dalang pagkain. Sabi ni Mark Jera Fernandez. Pero walang dalang pagkain. Correct. So, without relief. Diba? Ang lakas ang loob pumunta at magyabang na una kami on the ground. Okay, nauna lang kayo pero wala kayong bit-bit. Malaya kayong magkomento sa usaping ito. Mahalaga sa amin ang inyong opinion. Huwag kalimutang mag-subscribe. Pakihit na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload na kung saan lahat tayo ay may pakialam. Maraming salamat!